Hi guys, welcome back to another video. So for this vlog, review natin si Halloween Man X. So yung full bottle na ito, mabibili nyo for around 2,500 pesos. Now, bago natin siya i-review, punta muna tayo sa notes nitong fragrance. So yan, top notes niya ay cardamom, lavender, and lemon. Heart notes niya ay coffee, whiskey, cinnamon, leather, and mineral notes. Base notes niya naman ay tonka bean, amber, and incense. So yun, may test strip ako dito para check natin yung development niya from the opening until the dry down. Kung gusto niyo malaman parang kung ginagawa yung test strips, lalagay ko yung link somewhere around here or sa description box. So yun, spray natin. Oops, mali yung... Oh my gosh. Duling ang... Naka-apat na spray ako, walang tumama. Okay, so sa opening, there's this fresh citrus. May nakukuha din akong sweetness na may hints of smoked coffee, booziness, and light leather. So, check natin sa dry down kung paano siya magde-develop. Hi guys, so yan, welcome back sa dry down. Check natin ang mainong pabango. Sorry, nanonood kasi ako Big Bang. Okay, so as it dries down, mas nagiging prominent yung coffee note nitong pabango. And mas nagme-mellow down yung sweetness niya. So, napapansin ko din, mas nagiging noticeable na yung booziness and yung leather nung pabango. So, my thoughts about this fragrance is that this is a compliment getter. So, the first instance na nakukuha ko ng compliments dito is yung naligo. Medyo late na nun eh, mga around 11. Pagkalabas ko ng banyo, tinawag ako ng aling ko, kaya tara, ano, bis ka na, libre kita midnight snack, sabi niya sa 7-Eleven daw. So, akit ako, syempre, sino bang tatanggi sa libre? Akit ako, tapos saktong nung day din na yon, kakarating lang nitong fragrance ito. So, ito yung ginamit ko nung time na yon. Na-overspray ko din, syempre, bagong dating, and masyadong na-excite, napasobra na spray. So, paglabas ko ng ano, pagbaba ko, tapos nasa bandang gate sila kasi, palabas pala ako ng bahay, yun. Sabi ni Adin ko, kuya, ang bango mo naman, sabi niya. Kasi kasama niya din pala yung mga friends niya na ililibre niya. Ang bango-bango ko daw. So yung first time na naamoy ko tong fragrance na to, nagustuhan ko din naman siya and na-appreciate ko siya. Nabangon talaga ako. Pati naman sila Adin ko na hindi masyadong mahilig sa mga dark scents, ganyan. Or basta hindi pa sila masyadong exposed sa complex na mga pabango. Basta hindi lang sila exposed talaga. Pero yun, na-appreciate nila yung amoy nitong fragrance na to. And yung pangalawang time na nakakuha ko is kay girlfriend ko. So, nire-review ko tong fragrance na to dito. So, spray ako sa balat, check ng projection, longevity sa balat ko. Siyempre, i-review ko, nagtitake ako ng notes. Tapos parang after some time, bigla akong kinon ng girlfriend ko na, ano yung spray mo? Sabi niya, ang bango mo naman. Sabi ko, ano ba? Kasi madami akong nire-review na fragrances nung time yun. Siyempre, to save time, diba? Na longevity. Check ko lang naman. Ito ba? Sabi ko sa kanya. To, dinala ko sa kanya to. Inakit ko dun. Nasa kabilang part siya ng room kasi. Ando sa may dulo. Nandito din nasa kabilang dulo. So, inakit ko sa kanya. Oh, yan nga. Ang bango, sabi niya. Sabi ko, ah, kanina ko pa si Henry yan, ah, sabi ko. Pero amin na amin mo pa rin. Oo, oh, ang bango naman. Nagustuhan ko yung amin mo. So yun pa lang yung two instances na na-compliment ako dito kasi yun yung two times lang na sinuot ko talaga itong pabango to. So yun, I would say nasa dalawang pangyayari na yun, compliment gather talaga itong pabango to. So kahit na hindi ko pa siya nasusuot sa ibang oras or ibang setting, siguro magustuhan din naman ng iba to. So yun yung vibe na nakuha ko sa fragrance na to is para siyang roasted coffee bean na very refreshing. So
yun yung vibe na I would best describe this fragrance. So yun, for the longevity, it lasted 7 to 8 hours on my skin with moderate projection. Kung 3 sprays lang siguro gagawin nyo, ayun, magiging moderate projection na siya. Pero kung sasobrahan nyo pa, siguro 5 sprays pataas, bibis mo na itong mag-full, may fill up nyo na yung room kung nasan man kayo. Grabe, itong pabang to. Sobrang mura lang pero grabe yung mag-perform. So yun, saan nyo siya bagay na suotin? I would say sa cold weather, mas mag-perform siya. And warm weather, okay pa rin siya doon. Hindi siya magiging cloying. Sa hot weather, hindi naman siguro siya sa magiging cloying. I don't think na appropriate lang siya sa ganung ano, panahon, sa hot weather. So, kung susuotin nyo sa hot weather, I would say nasa 3 sprays max. Ganun lang gawin nyo. Pero pag warm weather, cold weather, yan, kahit overspray nyo, kahit bahal. Hindi kayo magiging cloying. I would say na okay na okay pa rin itong pamangot to. So, and for the settings naman, na saan nyo siya pwedeng suotin, casual wear or nights out with your friends. Ayun, recommend ko tong pabangot to. Pero kahit na ganito yung description ko na ganito siya mag-perform, it's very affordable, it's a compliment getter, I don't think safe blind buy siya. So, get decants first. Tignan nyo muna kung okay sa inyo. Kasi hindi lahat gusto yung amoy ng kape na sinusuot nila. Although, sabihin natin karamihan sa atin, or most of us na talaga na sa umaga, yan, umiinom ng kape, nababanguhan tayo. Yan yung gusto nating nakakuan sa morning talaga. Hindi lahat eh gustong suotin yung gantong type of scent profile. So, kuha mo na kayo ng decants. Kahit na mura to. So, kuha mo na kayo decants. So, yun. Yun yung review ko kay Halloween Man X. Kung very informative tong video ko, please give this video a thumbs up. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please do. And turn on your notification bell para ma-update kayo sa future uploads ko. And please comment down below kung ano sa tingin nyo pwede kong improve sa content creation ko and anong fragrances ang pwede kong i-review in the future. So, yun muna. Bye-bye!